Okay, come in, come in. Be quiet, everyone. As quiet as possible. Sige, find a place muna. Let's gather around the patient. Okay. Alam niyo ba kung bakit ko kayo dinala dito? Hindi po, Doc. Bakit po? Meron tayong isang exercise, no? As med students kasi, at this point, dapat magaling na kayong bumasa ng pasyente. So dapat, ang mangyayari sa inyo, symptoms pa lang, alam nyo na kagad, makakapagbigay na kagad kayo ng diagnosis kung ano yung posibleng sakit ng pasyente. Malinaw. Okay, yun ang reason kung bakit nandito tayo. Ito ang pasyente natin. I want you to observe him. Tapos sasabihin ko sa inyo yung unang symptom. Sabihin niyo sa akin kung ano yung posibleng sakit niya. Okay? Okay. So, ang unang symptom, nanghihina siya. So, ano sa tingin niyo ang sakit niya? Tingnan niyo, nanghihina. Ayan. Dok, palagay ko po na sobrahan siya sa... Alam niyo na. Eh, di ba, Dok, pagkatapos po kasing makipagganon, eh, syempre, nakakapagod po yun, Dok, lalo na pag nakailang rounds, di ba? Nakakapanghina talaga pag Sandali. Sakit ang hinahanap natin. Ailment. Ay, Dok, masakit po talaga yun, lalo na pag first time, di ba? Hindi, teka, sandali, hindi yun ang ibig ko sabihin. Sakit na ano, yun nga, na-diagnose natin eh. Sakit ang hinahanap. Okay, sige, nanghihina siya. Tapos ito pa isang symptom. Masakit ang dibdib. Ah, Dok, alam ko na. Dalawa lang ang pwedeng reasons kung bakit sumakit ang dibdib niya. There you go. I want to hear it. Sige. Unang-una, eh, naupuan siya ng kapartner niya, kaya sumakit yung dibdib niya. Huh? Pangalawa, mataba yung kapartner niya. Kaya nadaganan siya. Kaya sumakit yung dibdib niya. No. You're not getting it right. Tignan niyo naman yung pasyente. Yung pagsakit ng dibdib niya, hindi naman dahil sa isang activity. Ah, baka po yung sakit niya sa dibdib, eh dahil sa sama ng loob. Sama ng loob? Dahil saan? Dahil hindi pumayag yung girlfriend niya sa gusto niyang mangyari. Kasi ganito yan, pag nasa motel kayo, tapos... Wait, teka, sandali. Ano ba? Bakit yan? Diyan na naman napupunta yung usapan. Hindi. Isipin niyo yung symptoms. Nanghihina, masakit ang dibdib. Tapos madalas siya nagsusuka. Buntis! Buntis siya, Dok! Lalaki yung pasyente! Anong buntis? Dok, alam ko na. Oh, ano? Nagsusuka. Oh. Dok, may bumara sa lalamunan yan. Nakalunok ng buhok. Ha? Tama. Opo. Ano? Ano buhok? Hindi, Dok, kasi baka lang nagtatrabaho siya sa parlor, salon, o kaya po parlor. Hindi naman trabaho pinag-uusapan natin. Bakit ba yun? Tignan mo. Tignan mo yung braso. Bukod doon sa mga symptoms na sinabi ko, ayan oh, meron siyang rashes, lagi siya nangangati. Nangangati, Dok? Oo. Naku, maraming babae yung partner niyan, sir. Naku, papingin, Teka, sandali, ano ba? Bakit ba laging doon na pupunta yung usapan natin? Eh kasi naman, Dok, malapit na po doon sa mga symptoms ng pasyente. Ano malapit? Ang lalayo ng mga sinasabi niyo. I do not agree kayo. Madudumi lang talaga mga isip niyo. Sandali. Wait, Dok. Yes, nurse. May emergency. Itong dalawang mag-asawa, magkatikit ang... Kuha nila. Ay, yung ano? Alam mo na yun, Dok. Oo. Eh, ayaw matanggal. Paano na yun, Dok? Ah, ganun ba? Nako. Oh, students. This seems to be your lucky day, ha? Yes, Dok. Narinig niyo yung sinabi ni nurse. Mag-asawa. Oh, magkatikit ang ano. Ano sa tingin niyo ang nangyari dito sa dalawang to? Dok, there's a very scientific explanation okay, for this. Okay. Oh, ano nga nangyari? Nakalunok sila pareho ng malakas na magnet, kaya sila nagkadikit ngayon. Ngayon, hindi sila matanggal. Tama! Tama ko yung perfect. Nakuha mo! Yun po ba yung nangyari? Grabe! Exciting talaga mga eksena, diba? At dahil hindi kayo bumibitaw sa amin, meron kaming mga sorpresa para lang sa inyo. Ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo sa aming website. Hi mga kapuso! For more updates on Bubblegang, subscribe to GMA Network YouTube channel. Don't forget to hit the bell button to get notified on our latest upload. Hello mga kapuso! Ito po si Michael V. Nagustuhan nyo ba yung video? Ako, marami pa kami yan. Kung gusto nyo pa, mag-subscribe lang sa GMA Network's YouTube channel.